una, kay PixArt muna tayo. Open natin. Then, click natin itong plus sign. Blank background. Hanapin natin dito sa baba yung draw brush. Then, shape. Select natin yung ito. Then, fill. Then, check. So, bahala na kayo sa color. Dito kayo pwede pumili ng color. Then, mag-draw tayo na one line na ganito. Ayan. Then, check. So, save natin siya. Ayan. Pagka-save niyan, exit tayo dito. Punta na tayo kay CapCut. New project. So, select natin yung photo or video na i-edit natin. Add. So, ito pahabain lang natin kahit mga 10 seconds lang. Then, dito banda, add tayo ng text. Bakla natin to. Text. Add text. Lagay natin kung ano yung gusto natin ilagay. So, channel name ko na lang yung ilalagay ko. Then, pili tayo dito sa font. Bahala na kayo kung ano yung pipiliin nyo dito. So, yung akin dito na lang. Pwede natin siyang lakihan. Then, check. So, habaan din natin to. Ipantay natin siya dun sa ating background. Then, see. Done. New project ulit tayo. So, kunin natin yung in-edit natin. Yung may text. Add. So, ito yun. Next, overlay tayo. Hanapin natin sa baba. Add overlay. Lagay naman natin yung original na photo or video. Kung ano man yung i-edit nyo. Then, add. Yan, tapos, i-match lang natin to or ipit lang natin siya dun sa nauna natin nilagay. I-zoom lang natin. Then, ipantay din natin siya. Ayan. Tapos, hanapin natin yung opacity dito sa baba. Eto, i-reduce muna natin siya. Yan, para makita natin yung text dun sa nauna natin nilagay. Para yan yung magiging guide natin kapag naglagay tayo ng sticker mamaya. So, check. Next naman, overlay ulit tayo. Back muna natin to. Add overlay. Yung ginawa nating sticker kanina sa PixArt, select natin, then add. Yan. Tapos, i-match lang natin siya doon sa video natin or sa text natin kung gaano kalaki. Tapos, ilagay lang muna natin siya sa unahan. Ito, habaan natin para may allowance tayo. Then, balik tayo rito. So, ganda dito. Add keyframe. Kailangan natin i-move yung ating video track. Then, i-move din natin yung ating sticker. So, move muna tayo sa baba yung video track natin. Move natin sticker. Move sa baba. Then, move yung sticker. Ulit-ulitin lang natin siya. Yan. Then, dito sa huli, split natin. Maglagay tayo ng animation dito. Out animation. So, bahala na kayo kung ano yung kukunin nyo dito. Ito na lang sa akin, slide up, then check. Dito rin sa unahan. So, banda rito. Click muna natin yan para makita natin kung saan nag-start yung keyframe.
So dito, habak muna natin to. Mag-split din tayo dito. Split. Then itong nasa unahan, lagyan din natin ng animation. In animation, kung paano siya papasok. So yan. Then check. Ngayon, click natin itong original na ating photo or video. Itong pangalawa. So back lang natin to. Increase na natin yung opacity. Hanapin natin yung opacity dito. Ito. Then taasan na natin siya. Check. So click ko muna to. So itong original, kailangan natin maglagay din dito ng keyframe. So dito banda, mag-add tayo ng keyframe. Then hanapin natin yung mask dito sa ibaba. Select natin split. I-rotate natin to gamit yung dalawang daliri natin. Tapos ipantay natin siya dito sa sticker. Then move natin yung ating video track. Move natin yung mask. Move video track. So isusunod lang natin siya dun sa sticker. Ulit-ulit lang. And then check. So play natin. So yun. Then save na natin dito. New project. Then kunin natin yung video or photo na gusto nating i-edit. Then add. Play ko muna. Send siya na guys at video stock footage lang to. Example ko. Ngayon, balik tayo sa unahan. Text. Add text. Lagay natin kung ano yung gusto natin. Channel name ko na lang yung gagamitin ko. Then pili lang tayo dito ng mga font tsaka ng mga style. Tapos pwede natin siyang lakihan. Dito lang sa gilid na to, hold lang natin to para ma-resize natin. Pwede nyo rin i-move yan, ilagay kung saan nyo gusto. Then check. Tapos, itong gilid na to, hold natin at pahabain natin. Ipantay natin sa ating background. Ayan, play ko muna. Tingnan natin. Ayan. Yung text nasa ibabaw pa ng person. Balik ko lang. Medyo adjust ko pa yung size nito. Lalakihan ko lang. Then, pagkatapos niyan, save na natin. Ito. Wait lang natin. Ayan. Done na tayo. New project ulit. Una nating ilalagay yung original video, yung walang text. So kunin natin. Then add. Play ko lang. Ito yung original video, yung walang text. Then hanapin natin sa baba yung overlay. Add overlay. Ngayon, yung i-add naman natin is yung may text. Add. I-fit natin siya or i-match natin siya doon sa nauna natin nilagay. Tapos dito, sa hulihan, ipantay na lang natin. Adjust lang natin. Then, i-click natin tong pangalawa, yung may text. Then, add keyframe. Ito yung keyframe. Click lang natin yan, then makikita nyo, meron na siyang keyframe. Hanapin natin sa baba yung mask. Click lang natin, then select natin yung split. Rotate lang natin to, gamit yung dalawang daliri natin. Oops. Baliktad.
sa kabila natin siya i-rotate. Then adjust natin yung mask dito kung saan mag-start yung person. Move natin yung video track sa baba, then move natin itong mask. Move natin sa baba, then move natin yung mask. Ulit-ulitin lang natin hanggang mag-end yung person. Or kung saan mag-e-end yung ating text. So, ayan. Finish na. Then, try natin. Play natin. Balik natin sa umpisa. Eh, you know. So, ang ganda. Then, save na natin dito. At dyan na nga nagtatapos ang tutorial ko for today. Thanks sa panonood. Driving round with my baby, top drops and raindrops, motion got me all faded.